Now, ang pag-uusapan po natin, why the rich get richer and the poor get poorer. So, unahin po muna natin yung una. Why the rich get richer. Ano po ba sikreto ng mga taong mayayaman kung bakit sila lalong yumayaman? Number one po, it's because these are the people who dream bigger dreams and continue to dream bigger. Yan po yung isa sa sikreto nila. Number one po, kung titignan po natin si Henry C., noong time po na nag-i-start pa lang siya, ang pangarap niya lang was ito. Sabi niya ganun, I thought that if I sold a pair of shoes to every Filipino, I'd be a successful man. Imagine niyo po ang thinking niya lang, mabenta niya lahat ng Pilipino ng sapato, siyaman na siya. Now, ito po yung suit niya na yan na puting Amerikana, that was 1958, that was the time was 23 years old nung una niya pong tinayo ang SM North. In fact, nung tinatayo niya po yan, a lot of people were so negative. Sabing ganun, ha? Magtatayo ka ng mall sa isang talahiban, liblib na po, sino ang pupunta dyan? Walang naniniwala sa pangarap niya. But still, sabi niya, itutuloy niya to. Tinuloy niya po yung pangarap niya. And ang kagandahan po dyan, alam niyo po, ang isa po sa pinakamalaki ang benta sa lahat ng SM was SM North. Kaya nga po ni-renovate yan at nilakihan pa po. Now, kung titignan niyo po, sabi niya ganun, nung tayo niya yung SM North, sabi niya, I will never stop dreaming. Magtatayo ako ng mall 5 beses ang laki sa SM North. That's the reason natayo po ang SM Mega Mall. Noong natayo po yun, sabi niya, again, I will never stop dreaming. Magtatayo ako ng mall na 5 beses ang laki sa SM Mega Mall. That's the reason natayo po ang Mall of Asia. Kung titignan niyo po, bakit po siya yumaman at continuously naging successful? Because he never stopped dreaming. Tuloy-tuloy po yung pangarap niya. Kung titignan niyo po siya ngayon, he's age 91. In a wheelchair, but still, he has no plans of retiring. Tuloy-tuloy pa rin po. Andyan na po ang SM, ang next na nag-goal niya, mag number one sa bank. So, pumasok sa video. And now, nasa condo business na siya or property business, SMDC. A lot of Filipinos po nakakalungkot, pagdating po nila ng 60, nasa retiring age na sila. Kaya po natatawa ako, laging sinasabi, ay iho, huwag mo na ako invite sa ganyang business kasi 60 years old na ako, retiring age na ako. Bukod tangin lang po sa Pilipino pagdating sa 60, nagre-retire. Imagine niyo po siya, nasa wheelchair niya, pero hindi niya po ginamit na dahilan yun para mag-stop para sa mga pangarap niya. Tinuloy niya pa rin po at tuloy-tuloy pa rin siya hanggang ngayon. Next po is Go Kong Wei. Nung tinanong po siya, sabing ganun, what is your dream nung bata ka pa? Sabi niya, my dream was to become a pilot. But instead of being a pilot, I bought an airplane. Kung titignan niyo po, mas nilakihan niya pa po yung pangarap niya sa pangarap niya nung bata pa siya. Si Lusutan po, nung tinanong, ganun din. Sabing ganun, what is your dream nung bata ka pa? Sabing ganun, my dream was to become a scientist. But instead of being a scientist, I ventured into business. And now, I own several companies. Siya po may-ari ng Asia Brewery, PAL, Fortune Tobacco, Eton, PNB, etc. Kung titignan niyo po, sobrang successful nitong tao to. Why? Because he never stopped dreaming. Alam niyo po, nakakalungkot kasi maraming tao na ang pangarap lang po nila kumain 3 beses ang araw, magkaroon ng motor, magkaroon ng second hand na kotse, masaya na po sila. Kumita ng 20,000-30,000, makapag-abroad, masaya na po sila. Magkaroon ng bahay, kahit po sobrang late, okay lang. That's the reason kung bakit po mas maraming Pilipino po ang mahirap. Why? Kasi po sobrang liit na mga pangarap nila. Alam niyo po sana, sa lahat na nakakapanood nito, ikaw mismo na nanonood nito ngayon, sana lakihan mo yung pangarap mo. Yan yung sikreto kung bakit sila yumaman at patuloy na yumayaman. Never stop dreaming kasi libre yan. But I suggest, kung mangangarap ka, just be determined para ma-achieve yan. And please, put that dream into action. Trabahuin mo lang. And para hindi po maging bangungot yan, then you find an opportunity para makuha mo yan. Well, in fact, baka ito na po yung opportunity na iniintay mo para makuha mo yung mga pangarap mo. One of my favorite quotation was this one. There are no great people in the world, only ordinary. The only difference is that some set higher goals, they dream bigger dreams, and they settle for nothing less than the best. Kung titignan po natin, lahat naman ng tao ordinaryo lang. Lahat po tayo pantay-pantay lang. Even po nag-start sila yan, si Lusutan, ordinaryong tao lang po yan. Pero imagine niyo po, bakit sila yumaman? It's because they never stop dreaming and they settle for nothing less than the best. Hindi po sila complacent. A lot of Filipinos po kasi nakakalungkot na masaya na po sila sa buhay na kinalalagyan nila. Guys, kayo po na nanonood nito, kung ano po yung pinaniniwalaan nyo, mangyayari po sa inyo yan. And believe me, have big dreams. And someday, ikaw po mismo magugulat ka sa mga bagay na narating mo. Number 2 po na sikreto ng mga mayayaman kung bakit yung mayaman, lalong yung mayaman, is because they applied the law of leverage, which means multiplying your time through others.
It's using other people's time and ability and other people's money. Kaya kung titignan nyo po, mostly po na nagtatayo ng kumpanya, nag-hire po sila ng taong mga galing. Mga assistant manager, manager, vice president, etc. At yung galing at oras ng mga tao na yung gagamitin nila para lumaki yung kumpanya nila. Sila po ang yumayaman. Meron naman po mga tao, mangungutang po ng pera sa banko. At ang gagawin po nila, sabi nga ganun, yung pera ni Pedro gagamitin ni Juan, si Juan yayaman, si Pedro hindi. They find investors para mag-invest sa kanila ng pera at yung pera na yon ang gagamitin nila para yumaman sila sa negosyo nila. Now, meron mga tao gumigising paggabi na, sasakay sa Pond Expedition, mag-golf. Hindi nagtatrabaho pero mayaman. Meron naman mga tao gumigising paggabi na, sasakay sa Mercedes-Benz, magpapadrive sa driver niya, magbo-ballroom, magbibigay pa ng 5,000 sa DI. Hindi nagtatrabaho pero mayaman. Pero meron mga tao gumigising, umagang-umaga pa lang, umuwi gabing-gabi na. Trabaho ng trabaho pero hindi yung mayaman. Why? It's because these are the people who are not applying the law of leverage. Kung titignan niyo po, kaya mo ba magtrabaho ng 24 hours per day, 7 days a week? Baka isang linggo mo lang gawin na magtrabaho ng 24 oras isang araw, na sigurado, punerarya na abutin mo. Now, paano mo tatapatan si Henry C? Si Henry C nagtatrabaho ng 4 million hours per day. Paano yun? Now, si Henry C po, meron po siyang 500,000 employees na nagtatrabaho sa kanya ng 8 hours per day. In-apply niya po yung leverage. That's the reason po nagtatrabaho siya ng 4 million hours per day kahit hindi naman siya totally nagtatrabaho. Ginamit niya po yung time and ability ng mga tao para lumaki po yung kumpanya niya. Now, pwede po tayong magtrabaho 30 years. Yan lang po yung lifespan natin. After 30 years, matanda ka na po niyan. So, what if you will work 30 years and 365 days po ang isang taon? Ibig sabihin, sa isang taon, Sabado at Linggo papasok ka, walang holiday, and 24 hours ka pa magtatrabaho every day. Alam niyo po, ang makukonsume niyo lang po na oras is 262,000 hours. Ibig sabihin, hindi mo pa rin matatapatan si Henry C. Imagine ha, 24 hours ka na nagtrabaho, araw-araw sa loob ng isang taon, still hindi mo pa rin siya natapatan. Kaya if you won't apply the law of leverage, I tell you, mahihirapan ka pong yumaman or matapatan sila. Kaya nga po sa mayayaman, ang lagi nilang sinasabi, time is gold. Kasi talagang gold po talaga yung time. Kaya po kung mapaparami mo yung oras mo, yayaman ka talaga. Kung titignan niyo po ang Jollibee, ano po ginawa niya? Kung isa lang tinayo niya, ang makukonsume niya lang is 24 hours a day. So pwede lang siya magbenta ng produkto, 24 hours. Kaya ang ginawa niya po, nagpa-franchise siya. So kung ilan po yung franchise niya, if he has 2,000 franchise, times mo po ng 24 hours yan, ganun po karami yung oras na pwede siya magbenta. Nag-hire siya ng mga manager, ng mga crew, ginamit niya yung time and ability ng mga tao para lumaki yung kumpanya niya. Kaya kung tutusin po, kung titignan nyo, ito pong low leverage, napaka-importante nito. That's the reason I joined this kind of business. Because with this kind of business, I'm applying the low leverage for free. Sila po, kaya po nila na-apply yung leveraging is because sobrang yaman po nila. Eh paano po tayo? That's the reason po I joined this kind of business. Kasi po, with this kind of business, nagagawa ko po yung leveraging pero hindi po ako naglabas ng malaking kapital. Kaya nga po, have an open mind and join this kind of business. Why? Kasi kung hindi mo pa ito gagawin, paano mo po sila matatapatan? And paano mo makukuha yung mga pangarap mo?